Okay, pleasant day to all. Sir Chris De La Cruz here again, and this time we are going to discuss kung paanong gumamit ng ruler. Alam mo bang gumamit ng ruler? Okay, so to many or to some, ito ay masyadong basic. But For students, especially nasa elementary grade or even in the high school or even yung mga nasa college level at saka yung mga kababayan natin out there, so this is actually a review or refresher kung paano ba natin gamitin yung mga common measurement or paano natin malalaman sa kumpara doon sa ruler, yung mga common measurements na lagi nating nadidinig. Okay? So, let's start. Normally, pagka tayo ay nagme-measure ng length, width, and thickness, or even distance, ay gumagamit tayo ng isang ruler. O kaya ay yung metric tape measure. At nandito ang isang typical na configuration ng isang foot rule. O yung bang isang ruler na ang haba niya ay 1 foot or 12 inches or 30.48 centimeters. Okay? So ganito normally ang configuration. So in this configuration of a ruler, makikita natin na nandun sa ibabaw na side, halimbawa yung inches, and then nandito naman sa ibaba ay yung centimeter. So normally ganyan ang configuration ng isang ruler. At ang mga conversion niyan, 1 foot is equals to 12 inches, and at the same time, yung 1 foot na yan na 12 inches sa ibaba, equivalent din yan to 30.48 centimeters. And ang bawat 1 inch or pulgada sa Tagalog, In layman's term, pulgada, ay equivalent yan sa 2.54 centimeters. At ang bawat centimeters naman, itong nandito sa ibaba, equivalent yan sa 10 guhit na maliliit. At ang bawat guhit ay equivalent sa 1 millimeter. That is why 1 centimeter is equivalent to 10 mm. Okay? So, I-zoom natin, ano, para mas madali nating ma-visualize yung mga calibrations or bawat guhit ng 1 inch. So halimbawa, itong haba na ito, this is 1 inch, ano? At itong inch na ito or itong ruler na kinuha na natin ng 1 inch ay calibrated siya into 16 parts. So makikita natin ang bawat guhit ay nagre-represent ng 1/16th of an inch. Okay? So, itong unang guhit ay 1/16th. Ito ay 2/16th. Ito ay 3/16th. Ito ay 4/16th. 5/16th. 6/16th. And so on. Okay? So, makikita natin dito yung calibration. Of course, if this is 1 inch, ang kalahati niya ay 1 half inch. Kaya nandito yung 1 half. At ang kanyang paghinati natin yan into 4 parts, that is equivalent to 1 fourth. No? At yung 1 fourth na yan, kinuha pa rin natin ang kalahati, that is equivalent to 1 eighth. Okay? Now, ito yung bawat parts kung kukuhanin natin at ano ang equivalent measurement noong 16 parts. So, heto siya, no? If this is 1/16, then yung 2 parts is equivalent to 2/16. So, yung mga familiar sa fraction, alam naman natin na in order to simplify specification of numbers, ay hindi natin ginagamitan yan ng 2/16. But instead, i-reduce natin siya into lowest term equivalent. Ang tawag natin dyan ay 1/8. Okay? So, ang susunod, ang 3 parts is of course, ang tawag dyan ay 3/16. At ang 4 parts, ang tawag ay 4/16. Pero again,
hindi natin tinatawag yan kung tayo ay nagsusukat ng ganyang kahaba o yung ika-apat na bahagi ng isang inches o isang inch o isang pulgada, hindi natin tinatawag yan na 4 over 16. Ang tawag natin ay 1/4 because that is the equivalent in terms of lowest term ng 4/16. And then, of course, ang ikalimang bahagi ay 5/16 at ang ika-anim ay 6 over 16. And again, hindi natin, kahit doon sa mga kilala nating karpintero o yung mga nagme-measure or even we go to the hardware, walang sasabihin sa atin na thickness, halimbawa ng isang materials na bibili natin, walang sinasabi doon na 6 over 16. But instead, ang tinatawag ay 3/8 kasi ito yung lowest term equivalent ng 6 over 16. Okay? So let us continue. So yung ikapitong bahagi ng isang pulgada, that is 7/16. At ang ikawalo ay hindi nat actually yung ikawalo 8 over 16, but again, hindi tayo gumagamit ng ganyang measurement pagdating natin sa commercial. No, yung bibili tayo ng item, sasabihin mo, ay pabili nga ng kahoy na ang kanyang kapal ay 8 over 16. Ay hindi kayo magkakaintindihan noong nasa hardware. But instead, pag sinabi mo na pabili nga ng kahoy na ang kapal ay 1/2, ayun, maliwanag yun. Okay? So, it is very important na marunong tayo ng basic ng fraction na ikinoconvert natin siya into lowest term. Kasi yun ang simple equivalent, 1/2, kasi siya ay kalahati ng isang pulgada. Okay? So, let us continue. Ang susunod sa ikawalong bahagi o yung kalahati ng isang pulgada ay 9 over 16. Then, ang ikasampung bahagi ay yung 10 parts is equivalent to 10 over 16. But again, kailangan natin ay i-translate siya into lowest term. Kaya pag bibili tayo muli ang halimbawa natin, because this is the common commercial establishment na ini-specify natin yung mga ganitong klaseng specification, particularly thickness, no? So, hindi natin sasabihin na, ay, meron ba kayong tubo or blue pipe or GI pipe na ang diameter ay 10 over 16? Hindi tayo magkakaintindihan. But, pag sinabi mo, meron ba kayong pipe diameter dyan na GI na 5/8 ang kanyang size? Well, in that manner, nagkakaintindihan kayo nung commercial establishment, particularly kung yon ay hardware. Okay? So, ang susunod ay 11 over 16 at ang susunod ay 12/16. So, again, instead of 12/16, mas simple at mas madaling magkaintindihan kung ang sasabihin natin ay 3/4. Okay? So, yun kasi yung lowest term noong 12 over 16. Then, ang susunod ay 14 over 16. And, ang 1 inch is, kung ito ay hinati natin sa 16, of course, 16 over 16. And that is really 1 inch. Okay? Now, pag bumili tayo ng ruler, normally, dalawa ang calibration. Ano? Merong mga ruler na hinati lang siya into 16 parts. At meron namang mga ruler na hinati siya, yung calibration ay hanggang doon sa pinakamaliit na guhit, ay hinati siya into 32 parts. So, again, isum natin ang isang pulgada or 1 inch. At hatiin natin siya sa 32 equal parts. So, ayan ang calibration. Yung kanina, hinati natin yung isang pulgada into 16 parts. So, ngayon naman, ang nagamit nating ruler ay hinati sa 32 parts. So, ganito yung mga measurement. Yung kanina na 1 over 16, ang kalahati nun is 1 over 32. Okay? So, eto siya, no? So, yung kalahati nun, yun ay kung yung bawat guhit ay 1 over 32. So, therefore, ito ay 1 over 32. Yung pangalawang guhit ay 2 over 32. But again, kailangan natin ay lowest term. That is equivalent to 1/16. Then, yung pangatlong guhit, that is 3 over 32. Then, yung pang-apat na guhit ay 4 over 32. But again,
lowest term, para mas simple at mas nagkakaintindihan tayo, that is equivalent to 1/8. Ang ibig sabihin ng 1/8 ay yung isang inch o isang pulgada na ruler, hinati natin sa walong bahagi at siya ay ikawalong bahagi mula rito hanggang dito. Siya ay ikawalong bahagi. Then, 5 over 32. Then, 6 over 32. Again, that is equivalent to 3/16. Okay, 7 over 32, 8 over 32, 9 over 32, 10 over 32, 11 32, 12 32, 13 32, 14 32, 15 over 32, 16 over 32. Again, yung 16 over 32, di ba, very obvious naman na 16 over 22 is 1 half. Kaya yun yung equivalent ng 1 half. And then, 17 over 32, 18 over 32, 19 over 32, 20 over 32, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 yung nahando sa dulo, and then 32 hanggang doon sa dulo, and since ito hinati sa 32, that is 32 over 32, and that is equivalent to 1 inch. Okay? Now, heto, normally, yung mga ginagamit. At pagka tayo ay, again, when we go to trade and commerce, ito yung mga ginagamit na specification. No? Ang common ay yung mga na may bilog na pula. 1/8, pagka tayo ay bibili halimbawa ng thickness ng isang angular bar, o kaya ay bibili tayo ng plywood, okay? And several materials, hardware materials, normally ang ginagamit ay ang thickness niya ika ay 1/8, ang susunod sa 1/8 ay 1/4, and then ang susunod sa 1/4 na kapal ay 3/8, ang susunod sa kapal na 3/8 ay 1/2. Then, ang susunod ay 5/8. Ang susunod ng kapal ay 3/4. Ang susunod ay 7/8. And of course, ang susunod ng kapal dyan ay 1 inch. Pero kung ang pinag-uusapan ay mga hardware materials or other materials na talagang marami siyang thickness, ay pwede natin gamitin yung 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, or 15 over 16. At yun yung mga nasa gitna. No? Nasa gitna noong mga ginamit natin kanina na common thickness. Okay? So, again, normally, ay dalawa ang calibration ng mga ruler na nabibili natin. Isang hati sa 16 parts at isang hati sa calibrated sa 32 parts, no? But of course, yung 32 parts na yan, yan ay laging makikita natin doon sa meter tape measure na binibili o yung ginagamit ng mga karpintero o gumagawa ng bahay. Okay? So, let us go to the centimeter scale. Yung centimeter scale calibrated into 10 parts or mm. So, ang centimeter scale, ganyan lang talaga. Isa lang ang kanyang standard calibration. Ang bawat sentimetro ay hinahati sa 10 guhit na maliliit at ang bawat guhit ay milimetro or millimeters. Okay? Kaya kung yung ruler ay ang gagamitin natin ay yung centimeter scale, then yon ay calibrated into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung ang ginagamit natin, ang nakuha natin ay isang foot rule, iyan ay calibrated hanggang 30.48 centimeters. At ang bawat isang centimeter is 10 millimeter. And kung yung centimeters na yan ay hahabaan natin, ang 1 meter, ang 100 centimeters ay equivalent sa 1 meter. Okay? So again, ang bawat guhit niyan ay 1 millimeter. Okay? So, usually for measuring thickness, ito siya, no? Parder zoom natin yung centimeter scale.
Now, usually for measuring length and distance, the typical configuration, this is the typical configuration of a meter measurement tape. Yung usually ginagamit ng mga karpintero o yung gumagawa ng bahay, ano? So, ito ay normally calibrated into 32 parts. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 parts, no? So again, para din yan na ruler, yung nasa itaas ay inches at yung nasa ibaba ay centimeters. So, ganito siya, no? Zoom in natin siya farther. So, ito yung inches at ito naman yung centimeters. The inch is usually calibrated into 32 parts and the centimeter is usually calibrated into 10 parts. Okay, so that's all for now. And for more videos, please subscribe to my YouTube channel. And press, don't forget to press the notification bell para lagi kayong updated. Thank you for watching.